Pinatutuhanan ni Isa Calzado at ng Filipino-British businessman na si Ben Wintel na walang pinipiling pagkakataon ang pag-ibig. Noong October 2011, unang nakilala ni Isa si Ben sa isang magazine event. Fast forward to 2017 ay nag-propose si Ben kay Isa at noong December 2018 sila ay kinasal. Makalipas ang mahigit 3 taon na pagiging mag-asawa ay nagdadalang tao na si Isa na inanunsyo niya kamakailan lang. Narito ang journey nila patungo sa pregnancy ni Isa. The Philippine Showbiz List presents Road to Pregnancy of Isa Calzado. Isa admits she used to be afraid of having a baby. Gusto niya masigurado na kahit isa man lang papayag ako magkaroon ng anak. Ito ang naging pagbubunyag ni Isa sa naging panayam sa kanya sa programang TWBA noong January 16, 2019. Dito ay natanong siya ni Boy Abunda kung napag-uusapan na ba nila ni Ben ang magsimulang bumuo ng sariling pamilya. Sa naging sagot ni Isa, binahagi niya ang backstory ng kanilang marriage. Dito inamin niya na nauna na siyang tinanong ni Ben sa bagay na ito kung saan sinigurado sa kanya kung may plano ba siyang mag-anak kahit man lang isa lang. Dito ay hindi rin itinanggi ni Isa na noon ay medyo takot siyang mag-anak at inuunti-unti niya pang pinoproseso ang bagay na yon. Dagdag niya pa na big commitments at big responsibility ang pagkakaroon ng anak. Pero dumating nga sila sa punto na kung saan kinailangan siyang tanungin ulit ni Ben kung handa na raw ba siyang maging ina. At doon na nga pumayag daw siya na magkaanak sila pero isa lang daw muna ang pinangako niya ng mga panahong yon dahil sa titingnan muna niya ang sitwasyon. Matapos noon ay ang naganap nilang kasalan. Surrogacy. I am preparing that one day I may take that option for the surrogacy. Ito ang pagbabahagi ni Isa sa naging panayam sa kanya ng ANC Head Start noong April 2019, ilang buwan matapos makasal. Dito ay walang pag-aalinlangan na binunyag ni Isa na napagdesisyonan nila ng kanyang mister na sumailalim siya sa proseso ng pag-freeze ng kanyang egg cells. Ayon kay Isa, nakalaan ito para sa plano niyang surrogacy sa hinaharap. Dagdag pa niya na empowering move ang bagay na ito para sa mga kababaihan na takot na magbuntis ng maaga. Ganun pa man, kahit na kinukonsidera nila ang surrogacy, nangako raw si Isa sa kanyang mister na gusto niya na siya ang magdadala sa una nilang baby kung sakali. Gusto di umano niya na maintindihan at maranasan ang proseso ng kanyang pagiging ina. Challenge daw ito para sa kanya at may palabas ang better version ng kanyang sarili. Ngunit aminadong hindi niya alam kung makakayanan niya ito o matatanggap ng kanyang katawan. Anya ay inihahanda niya ang sarili sa ganoong mga posibilidad, pero alam niya raw na darating ang mga bagay na ito sa tamang oras. Isa on the pressure of having a baby. This is my body. These are my choices and you have to respect it. Ito naman ang naging pahayag ni Isa sa naging interview sa kanya ni Boy Abunda noong December 2019 sa pressure na nararamdaman sa pagkakaroon ng baby. Naiintindihan umano niya ang ilan sa mga nagtatanong sa kanya tungkol sa bagay na ito, ngunit nilinaw ni Isa na katawan niya yon at kung ano man ang maging desisyon niya ay umaasa siyang respetuhin. Inamin din niya na physically ready siya pero mentally at emotionally ay hindi pa handa. Dito ay muling napag-usapan ang tungkol sa kanyang frozen eggs. Pinaliwanag ni Isa na isa sa pangunahing dahilan kung bakit ginawa niyang mag-freeze ng kanyang egg cells ay dahil na rin sa kanyang edad at para na rin sa seguridad. Hindi niya ikinaila na habang nagkakaedad ay may posibilidad na mahihirapan o maaapektuhan ang kanyang pagbubuntis. Sa huli, giniit ni Isa na choice ng isang babae o na mag-partner ang desisyong ito na kinailangan gawin sa panahong handa na pareho at hindi magpapadikta sa sinasabi ng iba. Manifesting the man she wants to marry. August 27, 2020 sa kanyang panayam sa PEP, inalala ni Isa ang isang hindi malilimutang karanasan bago pinagtagpo na tadhana ang landas nila ng asawang si Ben. Tandang-tanda pa raw niya na nagbakasyon siya na mag-isa sa isang kilalang wellness resort sa Batangas. Nangyari yun noong August 2011 o isang linggo bago ang kanyang 29th birthday. Ilang buwan na silang hiwalay noon ng kanyang businessman boyfriend. Sa kanyang pagmuni-muni, bigla raw naalala ni Isa isang tip mula sa isang kaibigan na subukang i-visualize na kanyang ideal guy. Hindi pa raw niya gaanong alam noon ang manifesting o konsepto kung saan kinokondisyon ang sarili na manatiling positibo ang disposisyon at takbo ng pag-iisip para makamit ang minimiting personal goals. Kinagabihan daw matapos sa kanyang pagmuni-muni, mag-isang nag-dinner si Isa sa kainan sa loob ng wellness resort. Bigla raw may lumapit sa kanyang isang Asian-looking woman na hindi niya kakilala at sinabihan siyang maganda. Kinabukasan ay nakita ulit ni Isa ang naturang babae at napag-alamang ang pangalan nito ay Lucy.
nagkwentuhan daw sila at nalaman niyang isa itong life coach sa Taipei. At dahil nagkagaanan sila ng loob, naibahagi raw ni Isa ang pinagdadaanan niyang heartbreak at pagkakasakit noon ng kanyang yumaong ama. Dito raw ay sinabihan siyang may papakilala sa kanya. Pumunta raw siya na Isa at Lucy sa isang bahagi ng resort na may mayabong na puno ng mangga na akala niya ay may hinihintay silang ibang tao. Ngunit itinuro daw ni Lucy ang naturang puno na sinasabi nitong kanyang kaibigan. Sa puntong ito, ininganyo raw ni Lucy si Isa na maka-attract ng positive energy. Aminadong nagulat daw si Isa pero sinakyan na lamang daw niya ito. Nakuha raw niya ang email address ni Lucy pero nung subukan niyang kontakin ito ay hindi ito sumagot sa kanyang mensahe at yun na ang huling naging tagpo nila. Pero kung ano't ano man, nakatulong daw ang karanasang yun para magkaroon ng sense of peace si Isa sa kabila ng kanyang pinagdadaan ng mga problema noon na para daw binigay sa kanya ng panahong yun ng Panginoon. Hanggang sa nakilala na raw ni Isa si Ben, balik tanong pa niya na ang pagkakakilala nila ni Lucy sa Batangas na pagtanto niya kung paano ang karanasang yun ay tila itinadhanang mangyari bago ang pagtatagpo nila ni Ben. Nakita raw niya kasi kay Ben ang lahat ng mga katangiang ipinalangin niyang mahanap sa kanyang mapapangasawa. Isa pa umano na pagtanto niya ay may bisa raw pala talaga ang pagbityo ng mga salitang galing sa puso. May isa pang senyalis na pakiramdam ni Isa ay may kaugnayan sa kanyang karanasan ng ipagdasal sa Diyos ang lalaking mapapangasawa niya. Ayon sa aktres, sinasabi daw sa kanya ni Ben na lagi siyang amoy mangga at nung nagpropose ito sa kanya ay may bahaging ganito din sa kanyang speech. Marahil ay may ibang tao raw na kumustyon sa hindi malilimutang karanasan niya pero anya, alam niya na dumating si Ben sa kanyang buhay sa tamang oras. Gusto daw niya ng mga panahong yun na manatiling single ang isang taon pero may ibang plano palang nilaan ang Diyos para sa kanya. Noong August 17, 2020, nag-post si Isa ng litrato nila ni Ben na kuha sa resort sa Batangas kung saan unang hiniling ni Isa ang kanyang man of her dreams. Naging favorite place na raw nila ni Ben yon mula noong sila ay magkasintahan pa lang hanggang ngayong mag-asawa na sila. Through sickness and health, matatanda ang noong March 2020 lalong mas pinagtibay ang relasyon nila Isa at Ben nang kapitan ng COVID si Isa. Hindi lang sa salita kundi sa gawa ay napatunayan ni Isa ang pagmamahal sa kanya ng kabiyak. Paglalahad niya pa na ang mga kataga o pangakong binitawan nila sa harap ng altar noon na for better or worse, in sickness and in health, till death do us part ay agad na nasubukan. Nakita daw niya kung paano siyang inalagaan ng mister, sinuportahan at pinapalakas ang kanyang loob na lumaban. Si Ben ang nagbantay sa kanya na mahigit isang linggo siyang makonfine sa ospital. Lahat daw ay ginagawa ni Ben tulad ng sinusigurado nitong kumakain siya at nagre-research pa ito ng mga pamamaraan kung paano ma-improve ang kanyang kalusugan. Dagdag pa niya na mas lumalim din daw ang pananalig nila mag-asawa sa Diyos dahil sa pagsubok na kinaharap. Life begins at 40. Sa magandang takbo ng karera ni Isa sa showbiz, sa masaya at tahimik itong buhay pag-ibig kasama ang mister ay ginulat niya ang lahat sa naging anunsyo niya sa kanyang Instagram post nito lamang August 12, 2022. Nang araw na yun ay ipinagdiwang ng aktres sa kanyang 40th birthday at ang kanyang 20 years sa showbiz industry. Ngunit higit pa riyan, isang magandang balita ang kanyang binahagi kung saan ipinaalam niya sa publiko na siya ay nagdadalang tao sa first baby nila ni Ben. Kalakip dito ang larawan niya habang pinapakita ang kanyang baby bump. Kwento pa ni Isa bago raw niya na lamang siya ay buntis, sinabi niyang kakakompleto lang niya ng ilang exciting projects habang meron pang dream projects na nakaabang pa lang. Pero nabago raw ang kanyang mga plano ngayong paparating na ang kanyang unang supling. Dagdag pa niya na hindi pa niya gaanong iniisip ang pagiging isang ina pero naniniwala siyang ito ang best para sa kanya at ito talaga ang nakaplano. Para kay Isa, naniniwala din siya na higit na makapangyarihan ang plano ng Panginoon kesa sa kanya at buong puso niyang tatanggapin ang panibagong chapter na ito na kanyang buhay. At ipagpapa sa Diyos niya na lamang ang kanyang pagpapamilya. Masaya raw siya na bigyang buhay ang kanilang anak ni Ben. Naniniwala rin siya sa kasabihang life begins at 40 dahil sa ito ang simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay kung saan siya ay magiging ina na. Ang isipin daw na may isang buhay sa kanyang sinapupunan ay milagro niyang maituturing. Ang baby daw ang kanyang tinuturing na miracle at guiding light. Sa huli, nagpapasalamat si Isa sa Diyos sa nabahagan ng birthday gift na kanyang natanggap. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!